Ang math ay easy lang. Basta alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga ka-math! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa basic concepts at ideas na nakapaloob sa subject na accounting. Bakit dapat pag-aralan ang accounting sa senior high school? Doon kasi sa strand ng ABM o kaya Accountancy, Business and Management, nagpo-focus o nakadirekto yung pag-aaral nyo tungkol dun sa mga concepts ng financial management, business management, corporate operations, at lahat ng mga bagay o idea na merong kailangan na pagtutuos ng mga pera. So, pera yung tinutuos natin doon. Ang sarap, di ba? Kapag ka ang tinutuos mo, hindi yung mga XY, kundi pera na, di ba? So, ang strand na ABM can also lead you sa mga career na may kinalaman sa management and accounting. At yun ay, ang mga halimbawa ay sales manager. So, kunyari, meron kang tindahan ng mobile phones, di ba? Kunyari, na-hire ka bilang sales manager ng Oppo o kaya ng Huawei o ng Realme. So, yung pinaka-bossing doon na nangangalaga doon sa mga tao na nakikipag-usap sa inyo, sales manager yon. So, kapag ka ang inaral mo na track ay ABM, pwede kang maging sales manager. Bukod doon, pwede ka din sa human resources. So, ano yung human resources? So, kapag ka nag-apply kasi ang isang tao sa isang kumpanya, ang pinagsasubmitan niya ng kanyang resume ay yung tinatawag na human resource. So, yung mga babae o lalaki doon na kumakausap sa'yo, nagbibigay ng interview, hinihingi yung resume mo, yung mga credentials mo, sila yung mga tao sa human resources. At kapag ka kumuha ka ng ABM, qualified ka para mag-apply sa human resources. So, pwede ka ding maging marketing director. So, example of which, kunyari, nagtatrabaho ko sa SM department store, dun sa clothing line. So, syempre, pagka marketing director ka, kailangan punuan mo yung tindahan, di ba? Bawat sulok nun, kailangan may mga magagandang damit, sapatos, etc., etc. So, ang gagawin mo bilang marketing director, kakausap ka ng mga kumpanya na pwedeng maglagay ng mga stocks dun sa tindahan mo para maging kaaya-aya dun sa mga papasok na customer. So, yun yung ginagawa ng isang marketing director. So, kapag ka ikaw ay ABM, pwede kang mag-apply as marketing director. So, pwede ka ding project officer sa isang company pag merong particular project, especially about business or kahit na anong larangan, basta't merong isang proyekto yung company, pwede kang mag-apply din doon. And dun sa mga entry level, we have bookkeeper, accounting clerk, internal auditor, at maraming pa. So, meron lang akong isang maliit na payo sa inyo. Di ba, nag-aaral kayo ng high school. Tapos, eventually, magiging college student kayo. So, magandang kayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Importante yan. Huwag niyong iisipin na hindi importante. Ibig sabihin, kung magaling ka na sa pagbibusiness, tapos kumikita ka na ng pera, hindi ka na mag-aaral. Huwag ganon. So, maganda na nakatapos kayo sa pag-aaral, pero maganda rin na sumubok kayo sa larangan ng pagnenegosyo habang nag-aaral kayo or pagkatapos niyo mag-aral. Bibigyan ko lang kayo ng isang maliit na halimbawa. Itong mamang to na nakasalamin ay si Bill Gates. Isa siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Siguro kilala niyo naman siya, di ba? Siya yung may-ari ng Microsoft Corporation. Nabuo niya ang kanyang kumpanya nung siya ay nag-OJT bilang college. At dahil sa maganda yung kanyang idea at nakapag-start siya ng negosyo, nag-drop out siya sa pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin nun, din na niya yun pinagpatuloy. So alam natin na sobrang ang yaman niya. Pero ito yung payo ko sa inyo. Hindi magiging mayaman si Bill Gates kung nag-iisa lang siya sa kanyang kumpanya. So, ang pinakamatalinong parte sa utak niya ay ito. Ang big brain niya ay nag-hire siya ng best people sa kanyang company para ito ay maging top sa buong mundo.
Okay? So, sino yung sinasabi natin na best people? Ang mga best people ay yung mga nakatapos ng pag-aaral, hindi lang ng bachelor's degree, kundi nag-aral din ng master's degree, at minsan meron pang mga PhD, lalo na yung mga nasa part ng executive nung kanyang company. So, hindi siya basta kumukuha ng mga kung sino-sino lamang. So, ganun din sa Google at kung ano-ano pang mga kumpanya na sobrang mayayaman. So, dito naman sa larangan dito sa atin sa Pilipinas, di ba sabi natin si Henry C. ay isang multimilyonaryong or bilyonaryo na tao na may-ari ng SM. Di naman siya nakapag-aral, sasabihin mo. Pero hindi yun yung pinaka-idea dun eh. Kagaya din ni Bill Gates, kumuha rin siya ng pinaka-best people na mag-handle ng kanyang kumpanya para makapag-decide siya ng maayos. So, pag sinabi nating best people, di yun nga, lahat ng mga tao na mayroong matataas na pinag-aralan, yun lang ang hinahire niya para makatulong sa pag-decide ng business. So, tatandaan natin, bihira lang ang Bill Gates at saka ang Henry C. sa buong mundo. Hindi porke sinabi natin na sila ay mga sinwerte kahit na hindi nakatapos ng pag-aaral. Will it apply to us? So, alam natin na nagsikap sila, pero hindi lahat ng mga nagsikap ay maging or naging kasing successful nila. So, iba pa rin yung may fallback ka na nakatapos ka sa pag-aaral. So, sige lang, tapusin nyo yung inyong pag-aaral, pero mag-venture din kayo sa business. So, dito naman, ikaw at ang iyong negosyo. Ito lang yung gusto kong tandaan nyo. Okay? Ikaw na may-ari ng negosyo ay ibang nila lang kesa dun sa negosyo nyo. Kaya meron akong dalawang picture dito. So, kunyari, ito yung may-ari ng negosyo na ang pangalan ng kanyang negosyo ay Angel's Fashion. Okay? So, ang kanyang negosyo ay isang clothing line. Nagsusupply siya ng mga magaganda at bagong fashionable ng mga damit. Okay? So, ito yung isa sa pinaka, minsan nakakalimutan ng mga negosyante, maliliit na negosyante, middle na negosyante, at saka mga big ones, na ang identity ng iyong negosyo ay iba kaysa sa'yo. Ang pag-aari ng negosyo mo ay hindi mo agad-agad personal na pag-aari. Okay? So, although sasabihin natin na, ay, akin naman yung business na yan eh, teka muna, kailangan, para mo siyang, ang negosyo kasi para mo siyang baby. Meron kang ibang isinilang na tao na kailangan mong pakainin, palakihin, damitan, at kung ano-ano pa. Kaya laging yun ang isa sa isip nyo. Iba ang pag-aari ng negosyo sa pag-aari mong personal. Yun yung tatandaan nyo. Kailangan magkaiba kayo ng identity. Kaya nga pagdating sa pagnenegosyo, kailangan i-register mo ang business mo sa Department of Trade and Industry. Actually, di ba pag nanganak ka, yung anak, binabagyan mo ng birth certificate kasi ginagawa mong opisyal ang kanyang pangalan. So, ganun din sa negosyo, kailangan binyagan mo siya ng pangalan para siya maging isang legitimate na entity. Meron siyang pangalan, nakarehistro siya sa gobyerno at yun yung Department of Trade and Industry. Pupunta ka sa mayor para magkaroon ka ng permit upang maipagpatuloy mo kung ano man yung mga transaction ng negosyo mo. Mag-o-open ka ng account sa banko, hindi sa pangalan mo, kundi sa pangalan ng iyong negosyo. Kasi may mga implication yan later on kapag gumagana na yung business mo. Kasi importante na may legitimate na pangalan ang iyong business. Kaya kailangan ay i-register mo siya at maging iba siya kaysa sa iyo bilang may-ari ng negosyo. Again ha, ibang identity ka bilang may-ari at iba rin ang iyong negosyo. So dalawa kayo kunyari na tao. Kaya lang ginawa ko lang siyang black dyan. Kasi di naman siya totoong tao, di ba? But it's still an identity. Point of view sa accounting. So, sabi ko nga kanina, magkaiba yung may-ari dun sa kanyang negosyo. At ganun din yung point of view paggawa ng accounting o mga libro
sa pagnenegosyo. So sa paggawa ng mga libro sa ng accounting sa isang negosyo, ang point of view ay laging sa negosyo at hindi sa may-ari nito. Okay? So kapag ka gumagawa ka ng, 'di ba, kailangan mo magawa ng ledger at saka ng journal, ito ay parang diary, hindi diary ng may-ari ng negosyo kundi diary nung business. So, tatandaan nyo, sabi ko kanina, ibang entity o pagkatao nung may-ari, iba din ang entity o pagkatao nung negosyo. So, kapag ka gagawa ang ikaw ng book of accounting na siyang pinapresent mo sa BIR, make sure na ang point of view ay tungkol sa business. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng sinasabi kong point of view? Ito isa lang ha, sa mga halimbawa kasi yung susunod nating video, gagawa na tayo ng iba't ibang mga transaction sa isang negosyo at kung paano ito i-enter sa libro ng accounting. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng point of view? Halimbawa, magwi-withdraw ng pera. So, kunyari, si Angel ay kumuha ng 10,000 piso dun sa negosyo niya na Angel's Fashions kasi kailangan mayroon siyang personal na paggagamitan. So, kunyari, a-attend siya ng kasal kasi yung kanyang friend ay ikakasal sa Hong Kong. So, gusto niyang pumunta doon. So, kailangan niya ng funds, di ba? So, syempre, kukuha siya ng pera doon sa, saan siya kukuha? Di doon sa business niya. Kasi yun naman yung kanyang pinagkakakitaan. Pero eto yung tatandaan niyo. Kapag kumuha si Angel ng pera sa business, sa point of view ng negosyo, nawalan siya ng pera. So, lumabas yung pera sa kanya. Okay? At personal ni Angel ay nagkaroon siya ng pera. So, ano yung ilalagay mo sa libro ng accounting? Sa libro ng accounting, ang negosyo ay nawalan ng 10,000. At ang pangalan nun ay withdrawal kasi winidraw nung may-ari yung pera niya doon sa negosyo. So, kung meron siyang savings, kunyari, dito na 50,000 na nakalagay sa kanyang bulsa, kunyari, di ba, sabi natin, tao siya eh. Tapos, kinuha ni Angel yung 10,000, so, nawalan siya ng 10,000, natira na lang sa kanya, 40,000. Pero hindi yun against the law kasi iyon naman yun, di ba? So, kailangan ilagay mo rin yun sa libro ng accounting bilang withdrawal. So, binawasan mo ang pera ng iyong business. Okay? So, kung kay Angel, nagkaroon siya ng pera, papasok, sa negosyo naman, yung 10,000 palabas. At ang ire-record mo ay yung paglabas ng pera. Okay? Now, merong 5 major accounts sa isang negosyo. Ito yung tinatawag natin na assets, liabilities, capital, income, at saka expenses. So, maikling-maikli lang to. I-introduce ko lang yan sa inyo pagkatapos dun sa susunod na video na yung mga transactions about this. So, ano yung ibig sabihin ng assets? So, ipagpatuloy natin yung tungkol dun kay Angel's Fashions. Yung asset ay yung pera na nandun sa loob ng negosyo, hindi yung personal na pera ni Angel, ha, yung pera na inilaan niya sa negosyo. So, kapag ka kasi ikaw mag-start ng business, kailangan meron siyang sarili niyang pondo, di ba? So, yung cash is an example of an asset. Yung mga stocks, di syempre, ang business niya tungkol sa fashion, so, namili siya ng mga, dati may pera siya, binawasan niya upang makapamili siya ng mga damit. So, itong tinatawag na stocks, ay isa sa mga assets. Okay? So, isa pa, bumili siya ng van para makapunta siya sa Divisoria o kaya sa Taytay o kung saan mang mga na pabrika na gumagawa ng mga magagandang damit pang transportation niya. Parang mahirap naman kasi mag-commute, di ba, pag ang dai-dai mong binibili. So, this is an example of an asset. So, pag-aari ito, mas maganda ipangalan mo siya dun sa business mo. Okay? And then, ito pa yung isa, hindi mo nakikita at hindi mo rin nahahawakan na pera. Ang tawag dito, accounts receivable. So, kunyari, si Angel ay nag-supply ng 20 damit sa isang maliit na tindahan. Okay? Tapos, hindi siya binayaran.
So, ibig sabihin, yung tindahan na pinagsuplayan niya ay may utang sa kanya. Ang tawag doon, accounts receivable. Yun ay considered pa rin as asset. So, pag-aari niya pa rin yun. So, meron siyang receivables, sabihin niya, oh, sige, pagdating ng ganitong araw, ikaw ay magbabayad sa akin kasi binigyan kita ng mga samples. So, that is an example of an asset. So, ito lang yung ano, pinakita ko sa inyo, but there are many, many other kinds of assets sa isang business. So, ano yung ibig sabihin ng liabilities? Ang liabilities ay mga utang. Utang hindi ng may-ari. Kaya tatandaan nyo, kaya nga magkaiba nung ano, di ba, entity. Ang utang ng negosyo ay hindi utang ng may-ari. Kapag kayong loan mo ay nakapangalan dun sa business mo, so kunyari nagawa ka ng loan, tapos nilagay mo kung sino yung pangalan ng umutang, ang inilalagay mo ay Angel's Passion. So, sino yung may utang? Hindi si Angel, kundi yung negosyo niyang Angel's Passion. So, yung liability na yon na inutang niya ay utang ng business at hindi utang ng may-ari. Take note, may sariling entity ang business. Capital. Anong ibig sabihin ng capital? Yun yung mga pondo na idinideposito mo sa account ng negosyo o kaya yung mga iba pang pera na nakuha mo mula sa ibang financing resources. So, kunyari, nag-loan ka sa isang lending para mas lumaki yung capital mo. So, yun yung sinasabi ng capital. Okay? So, yun yung pondo na ginagamit mo sa negosyo, hindi sa personal. Income. Yung income, yun yung mga kinita na, okay, na dahil dun sa iyong negosyo. So, kunyari, pumunta ka dun sa, o yung business mo ay nakapagbenta ka ng ilang peraso, yun yung income ng iyong business. Okay, yun yung revenue. Ngayon, kapag ka nagtinda ka ng, kung ang iyong clothing line ay damit, tapos sinamahan mo magtinda ka ng ube, doon sa pinupuntahan mo, sayang naman yung ano, di ba? Sayang naman yung biyahe, o di parito-parito ka, may dala ka ng kung ano-ano. Tatanda mo yung pinagbentahan mo ng ube, wag mong isasali dito sa income ng business mo na clothing line. Kailangan separate yun, okay? So, yun. Expenses ay yung mga gastos. Ay, pagkatalabas na yung pera, halimbawa, nag-travel ka, tapos nagpagasolina ka, di ba? Kasi kailangan mong mamili doon sa malayong lugar ng mga damit. O kaya magde-deliver ka. Siyempre, kailangan yung van mo may gas. Alam nga, maitulak mo yon. So, gagastos ka. So, ang gastos noon, hindi mo personal. Ang gastos na yon ay gastos ng negosyo kasi ginamit mo sa business. Pero tatandaan mo ha, pag ginamit mo yung van kasi nagpunta ka lang sa Batangas at nag-swimming, huwag mong isasali yun sa expense ng business mo, madaya ka. So, hindi yun kasali doon. Kailangan ang mga pinaggamitan mo lang o ang ilalagay mo sa libro ng negosyo mo ay lahat na may kinalaman sa negosyo. Okay? So, dyan lang muna nagtatapos yung ating video natin para ngayon at saka yung mga discussion natin. So, next time, maggagawa na tayo ng libro sa accounting. So, simple lang, pang high school lang yung gagawin natin, hindi yung mga pang korporasyon. Okay? So, thank you very much for watching and God bless. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video nito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na-discuss ko, please comment down below.